Dito na tayo sa pinakahuling lesson natin sa ating pencil journey. Okay. Kailangan pa rin natin ang papel, lapis, pambora, cotton buds, cotton, at saka Felicel in the table. Stop it! Get some... Tamang titig lang sa Felicel. Tignan yung hiwa-hiwa, turdok-turdok, kuhit-kuhit, patsi-patsi, bako-bako, lubak-lubak, tusok-tusok, lahat niya. Will you please repeat it? Eh di, da-drawing mo na yung nakikita mo. Baka marami nagtatanong dyan bakit Felicel ang ating napiling subject para sa ating pinakahuling lesson for pencil journey. Pwede na! Kasi naman, bakit naman hindi Felicel? Ang Felicel, nakikitaan nyo na ang texture. Kasi yung papel na last time na ginawa nating lesson ay puro kanto-kanto lang. Tinuruan ko lang kayo kung paano mag-shade sa parting baba, sa parting taas, sa parting tinatamaan ng liwanag, sa parting hindi tinatamaan ng liwanag, sa parting may shadow. Yun ang lesson ko sa inyo doon sa crumpled paper. Pero dito naman sa may Felicel, mahalaga matutunan natin ito dahil kailangan alam natin kung paano magbigay ng texture sa dinodrawing natin. Itong Felicel, meron niyang, kung naobserbahan niyo siya kanina, meron tusok-tusok, bako-bako, lubak-lubak, hiwa-hiwa. Yun ang kailangan natin matutunan kung paano gagawin yun. Kasi pwede natin i-apply yun sa pagdodrawing ng mukha. Kung realistic ang trip mo. Sa mukha, di ba? Minsan may tigyawat yan. May bako-bako. Okay. Sa buhok naman, may hibla-hibla. May nakakulot. May straight. May tatatlo lang. Panaon. Merong walang buhok. Kaya, mahalaga ang natututunan natin itong texture. Okay? Tulad ng nakaraan, pinanggigigilan ko ulit yung shadow part. Gusto kong diinan muna yung mga part na pwede kong diinan. Gusto kong makita yung sagad na pwedeng iitim. Kasi kapag sinimulan mo sa pinaka-light, kapag hindi mo nagustuhan yung pagka-light, dadagdagan mo ng dadagdagan yun. Dadagdagan mo ng dadagdagan hanggang maubos yung oras mo. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Pero kapag ang inuna mo ay yung maiitim na part, parang mas mabilis matapos yung drawing kasi alam mo kung ano yung pinakasagad na maiitim ng area na to. Nasa may parting kaliwa yung liwanag. Kaya naman, yung mga nagiging shadow ay nandito sa mga bandang kanan. Sa may bandang kanan, doon. Doon naglagi, doon tumamba yung mga shadow. Makikita nyo talagang dinidiinan ko. Iniitiman ko. Gusto ko yung itim na itim. Kasi mas na-feel ko na nagiging 3D yung gawa ko kapag ginagawa ko yun. Parang lumulutang, di ba? Pero hindi. Shadow lang yan. At sa pagdodrawing ng shadow, hindi ang shadow, hindi lang itim lang yan. Hindi sobrang itim lang. Meron din papaliwanag, papaitim. Hindi siya plakdang-plakdang itim. Gets niya? Kung makikita niyo, yung dulo ng mga shadow, meron pang major light na shading yan. From dark to light. Yun, simulan na natin sa pagdedetalye. Simulan na natin yung pagdedetalye ng Felicel. Subukan mo lang kopyahin ang kopyahin. Meron talaga mga part dito na mahirapan ka i-drawing. Ito, gaya dito ng part na to. Ito yung pinaka
Nahirapan akong part sa pag-drawing na Berger. Pero mga to, madali lang ito. Basta alam mo may patutok dyan, mamaya lalagay mo na ng konting detalye, patche-patche. At kung natamaan man niya ng cotton, nung nag-share-shade ka, pwede mong burahin yun para mas umangat lalo yung highlight. Ito naman, magandang parte din ito, madali lang ito. Magmumukain mo lang na parang shell ng susuba yun, o sikat-sikat, o kung ano man yun, baka susuni kaysa soberano. Sana all. Itong parte na ito, madali lang ito. May pagka-cylinder type lang. Yung mga parting sa itaas na yan, hindi masyado tatamaan ng liwanag yan unless mayroong mga bukol-bukol o uka-uka na pag tinamaan ng liwanag, eh syempre magkukos ng shadow. Ito, gaya na itong part na to. Medyo mataas yan, medyo paumbok yan, pabukol yan. Kaya magkukos ng shadow yan. Patusok to. Hindi lang halata sa simula, pero patusok yan. At naka-point yan sa akin. Medyo mahirap yung drawing yan. Pero huwag masusukuan. Isipin mo na lang na meron at napakarami pang bagay ang mas mahirap yung drawing. Kaya kapag natakot ka agad, baka wala ka nang kayang i-drawing. Sabi ko nga sa inyo yan. All is well, sabay tapik sa dibdib. Lagyan ko ng konting detalye ito para pagmukhang nakapunto sa akin. Nagmukhang nakapunto sa akin, parang hindi pa rin. Mamaya babalikan ko ulit yan. Ito, mahirap to dahil sobrang itim niya. Nagmumukha na lang din siyang shadow. Kaya ako medyo nahirapan. Kapag tusok-tusok ka ito, mga easy manok yan. Kumpara sa mga shadow part, meron din mga part dito na sobrang dilim din dahil nakatalikod sa liwanag. Pero syempre, hindi nun kasi itim yung shadow. Yun yung kasunod lang na itim. Kasi kapag mas maitim pa sa shadow, eh, hindi ka panipaniwala, hindi mo kumukha 3D yung drawing mo. Ayan. Dilawan mo ulit yung mga black parts. Yun. Kalinag mo ka nakaangat na siya, di ba? So, unti-untiin mo na rin yung detalye, di ba? Marami kang detalye yung nakita doon sa shell. Pinili ko yung shell na to, pwede namang shell ng scallops, shell ng tahong. Pero kasi gusto ko itong shell na to kasi napulot ko pa to sa, o souvenir pa namin ito sa 100 Islands. Uy, uy, sana all! Yun. Pakinggan muna natin mag-uusap yung mga taga. Maglalagay na tayo ng detalye. Yung hati-hati. Simulan mo sa ganyan. Kung hindi mo alam kung paano simulan, basta simulan mo. Matututunan mo din yan. Yun. Ang una kong sinubok na estilo ay yung guguhitan ko lang talaga. Nilinyan ko lang sana talaga. Pero parang mas effective kapag ginamitan mo ng pambura. Nagkaroon siya ng texture pero kulang pa rin. Kaya mamaya, lalagyan natin yan lang. Mas klaro, mas malinaw, at mas magandang detalye. Gamit ang pambura. Ayun nga, gaya nga na sinabi ko, meron pa akong ginamit na isa pang estilo para bigyan ng texture yung perlishan natin. Binura ko ng bahagya gamit yung matulis na pambura. O kaya kung meron ko yung mechanical eraser o kaya electrical eraser, pwede din yung gamitin. Yun. Tapos saka mo i-emphasize yung hiwa-hiwa o yung
linya-linya na nabuo ng pambora. Yun. O, diba? Nagkakaroon ng texture. Tingin mo lang yan. Hindi mo kailangan kopyahin lahat yung nasa tabi mo na shell. Mahalaga, maipakita mo na meron ng hati-hati doon. Merong lubak-lubak, bako-bako, butas-butas, patsi-patsi. Itong mga tusok-tusok na to, marami rin detalye dyan, huwag mo kakalimutan. Yun. Pinapaborito kong parte. Si Conchel. Conchel. Ulit-ulitin ko pa ba? Ayun na. Patsi-patsi na. Kula ng shell. Pag walang patsi. Diba? Dilagyan natin yung patsi-patsi. Pero ikukoto na ulit natin yan. Para bumagay at hindi mo kang tinapal lang. Okay. Yan, pati doon may patsi. Patsi, patsi. Patsi, patsi. Yan. Para hindi mahala yung pagkakalagay ng patsi. Pero, alam natin may patsi, diba? Di ba? Tama ulitin yung proseso. Tsaga ka, kaibigan. Huwag kang susuko. Yan. Ito na. Gamitan natin ang pambura. Pero mas gusto ko yung matalas na pambura. Kaya ito ang ginamit ko. Ayan. Mag-eksperimento ka lang. Huwag yung kung ano nang inakasanayan mo doon ka. Maganda rin yung may pagbabago. Sa mga nagtatanong po pala kung saan ko nabili ito, sa Shopee po. Nasa 80 pesos lang ata ito. Pero dinagdaga ko ng balas, saka ng shipping fee, kaya umabot ng 200. Kaya ang kaya niya. Lagyan mo ng hati-hati. Lagyan mo ng hiwa-hiwa. Yun. Diba? Mumukha na siyang shell. Drawing ko sana sa Sony kaya sa Superamay, kaya lang baka makapiray tayo eh. Alas man buha nga mo, ha? Oh, balita ako kay Enrique ilang yun eh. Bilisan mo na, bagal mo naman na. Yo. Nahiya. Diba? Kakaroon siya ng mga detalye. Ganun lang. Huwag kang matatakot. Mayroong pagkakataon na pangit magsisimula talaga yung drawing mo. Talagang panghihinaan ka ng loob. Gaganda ba to? Aayos ba to? Pero, hindi mo alam. Nasa'yo lahat ng oras para pagandahin yung obra mo. Huwag mong madaliin. O yun. Para sa mga walang mechanical eraser o electric eraser, yun lang. Ganun lang ginamit ko. Pwede rin gamitin yan. Konting detalye ulit. Ayun na. Unti-unti mo nang nabubuo yung obra mo. Konting shading. Yung mga pangit na pagkakabura, ayusin natin. Oh.
Pachi-pachi ulit. Yan. Ang daming texture na makikita mo. Parang talaga siya. Pearl vision in the table. Lagyan natin ng background, syempre. Para magtampo yung background. Mas maganda pag may ganyan. Pampa-arty. Kumakuha ka sa tingin ha. Nakikita pa tayo sa Pixel Journey. Bye!